This is a very, 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 very good news. Okay, bakit po mga kutsero? Puntahan muna natin yung balita. Kuryente, ano pong nangyari? Ito lang, very, very recent mga kutsero. Recently, eh nagkaroon po ng problema ang Occidental Mindoro. Mga kutsero, ang tindi ng problema na to. 4 oras lang sa maghapon may kuryente. So, marami pong ano, marami pong nagkaroon ng nagreklamo kay President Bongbong Marcos, no? Sinisi pa siya. Ang sabi, akala namin ang ano mo eh ganito, ang pangako mo sa amin, bibigyan mo kayo ng kuryente, etc., etc. What have you? O ano hong naging problema dito? Simple lang ho ang naging problema. Kasi isang power plant lang daw ang tumatakbo. 3 po ang power plant diyan. Isa lang daw ang tumatakbo. Bakit? Kasi nagrereklamo si OMCPC, Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation. Apparently, isa lang pa lang may-ari ng mga power plant doon sa Occidental Mindoro. Isang kumpanya lang. Isa lang ang pinapatakbo nilang power plant kasi this is because of the long delayed payment we have not received from NAPOCOR until now. So hanggang ngayon daw, may utang pa rin si NAPOCOR sa kanila. So ang kaya lang daw ng budget nila ay magpatakbo ng isang power plant. At dahil dyan, 4 oras lang daw ang kaya nilang ibigay na kuryente. Bakit sinisisi kay Presidente Bongbong Marcos to? Eh, kailan lang siya umupo? Matagal na ho itong problema, mga kutsero, ang kuryente doon sa Occidental Mindoro. Kaya nagtataka ako, bakit umisyo bigla yung mga kakamping, inisyo agad nila na, eh, si Presidente Bongbong Marcos, hindi ginagawa ang trabaho niya, ganyan, 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 ganyan. Weh, panahumpa ni ano yan? Panahumpa ni Erap Estrada yan, 2000, 2001, 2023 na. Diyos ko, ang tagal na niyan. Ba't ngayon niya lang pinansin? Tapos ngayon, hinihingian na lang solusyon kay Presidente Bongbong Marcos. So, April 13 nangyari yan. April 29, ilang araw lang kayo nag-intay? Ilang araw lang kayo nag-intay? Oh, may solusyon na. 16 days. April 13, unang binalita. April 29, may solusyon na. Anyway, anong ginawa? Pinabuksan. Mandatory, pinabuksan ng presidente yung mga power plants. 30 to 32 megawatts of power ang nilalabas ngayon ng Umeco. Nag-usap ang NEA at saka yung OMCPC. OMCPC. National Electrification Administration. Hindi natin alam kung anong pinag-usapan nila. Pero most probably ang pinag-usapan nila dito ay kung paano number one, mababayaran yung utang sa kanila ng NAPOCOR. Number two, kung magkano yung kanilang i-charge. Pero actually, wala pang ang final. Kasi ang sinabi, yung pass-through rate wala pa. Banzon, while initially hesitant, agreed to operate the power plant situated, notwithstanding the expected financial losses to supply residents in the province with electricity. Ito ho ang problema ng iisa lang ang supplier. Iisa lang ang nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Monopolyo ang nangyayari. Pag may monopoly, wala kayong control. Wala kayong choice eh. Siya lang ang may kuryente. So kung anong gusto kong gawin, bahala kayo. Buti na lang, ito, napuwersa. Initially hesitant nung una, pero pumayag na rin. Hindi natin alam kung ano ang naging bargaining chip, ang naging usapan. Hindi natin alam. Pero, the NEA officials sought the clearance of DOE Lotilia who greenlit the arrangements. Wala. Hindi natin alam kung ano yung arrangement. It was determined that the apparent reason why OMCPC was not operating its Sablayan and MAPSA power plants was due to the issue of whether OMCPC's fuel cost is a pass-through cost. So, yun lang ang problema. Alamin lang natin kung saan ba dapat magagaling, babayaran ba kami sa fuel na gagamitin namin para gumawa ng kuryente o babayaran ba kami ng NAPOCOR o ipapasa namin ito sa consumer. Ganon, yun lang ang naging problema. Eh, pwede naman pag-usapan yan sa NEA noon pa. Gawan nyo ng paraan yan. Malacanang says, solution found to fill Occidental Mindoro power shortage. Inutusan kasi na Malacanang. Ngayon may bagong problema. Panay Island naman. 12-hour blackouts sa Panay Island. Just 12 hours. Ano na naman ang nangyari? President Marcos has ordered the National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, to immediately address the power crisis in Western Visayas following the massive power blackouts in the region last week. In a statement, President ordered the NGCP to synchronize the protection relays of transmission, generation, and distribution in the next 2 weeks to prevent massive blackouts. So 2 weeks. 2 linggo lang meron kayo, NGCP, ayusin niyo yan.
The National Grid Corporation of the Philippines said interruptions were due to a system disturbance that affects the Visayas grid. Okay, ang linaw, no? Ang linaw ng sinapaliwanag ng NGCP. By the way, NGCP is no longer a government-owned and controlled corporation. Ha? Ito po ay pag-aari na ng isa sa mga anak ni Henry C. in partnership with a state-owned corporation ng China. Kasi mga kutsero, NGCP ang may hawak ng national grid, ng yung kuryente ng buong Pilipinas. Eh sino bang kaaway ngayon ng Pilipinas? Okay. Ayan, State Grid Corporation of China as technical partner. Ayan. Ayan, si Henry C. Jr. Ayan. Ngayon ito, ano ngayon yung good news? Ano ngayon yung good news? May nakita tayong potential na solusyon dito sa issue ng kuryente sa Pilipinas. Pwede ho itong in the long term, 10 to 20 years na solution. Saan galing? Sa Amerika. Siguro nung unang panahon, posibleng da politika tayo ng Amerika, etc., etc., etc. Siguro ngayon iba na. Marcos looking into micronuclear fuel technology to address PH energy woes. Mga kutsero, ni-research ko itong micronuclear fuel technology na to. Ang galing nito, promise. Na-impress ako eh. As part of the government's effort to address the country's looming power crisis, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. considers engaging in cutting-edge micronuclear fuel technology. Kausap niya ay si UltraSafe Nuclear Corporation. Kanina lang po ito naganap. At ang kanila pong negosyo ay sa Vertical Integrator of Nuclear Technologies and Services. Ito pong sabi, Francesco Veneri, the company's CEO, expressed interest to bringing clean and reliable nuclear energy to the Philippines. There would be first nuclear energy facility the Southeast Asia. He described the move as probably a very important way for us to enter the market. So anong gusto nilang gawin? So siguro nakikita nitong Francesco Veneri, gusto niyang pasukin ang merkado ng Southeast Asia. Bakit? Eh kasi konti pa lang may nuclear power plant sa Pilipinas, sa Asia, aside from Korea, and aside from China, and aside from Japan. So ano ngayon ang mangyayari? He vowed that the USNC will help address the series of blackouts that hit several areas of the country. We also know that there's a great deal of discussion about Mindoro having blackouts and that might be a good solution, said Veneri, referring to the weeks of power outages in Occidental Mindoro. The micro modular reactor energy system is a fourth generation nuclear energy system that seeks to deliver safe, clean, and cost-effective electricity to users. So mga kutsero, eto ngayon. Kasi eto po siya. Eto po ang convention. Ito yung standard na nuclear reactor. Ayan. Ang kaya ho niyang gawin ay 700 plus megawatts of electricity. 700 megawatts. Ito yung Bataan Nuclear Power Plant. Ito ngayon yung unang pinlano ni President Bongbong Marcos. Small modular reactor, 300 megawatts. Maliliit lang, mas maliit. Pero ito ngayon yung micro, mga kutsero, na-impress talaga ako dito. Micro reactor. Kasa sa 40-footer na truck. Imagine niyo. May power plant ka. May nuclear power plant ka. Kasa sa loob ng 40-footer. 40-footer na truck. So, napaisip ako. Ilan ba ang kayang ipower ng 1 megawatt? 1 megawatt lang. A unit of electrical power equal to 1 million watts. These units are commonly used in referring to the total output of energy production facilities like nuclear power plants and solar power farms. Okay. Ito ngayon. 1 megawatt. A megawatt is enough to power about 200 homes for a day. Ang microreactor is 10 megawatts. I-multiply mo ngayon 200 times 10. 2,000 homes a day. Mga kutsero, tingin nyo ba ilang tahanan meron sa Occidental Mindoro? Well, siguro abot ng buong Occidental Mindoro, abot yan mga 4,000 homes. Para daw mapower mo ang buong Occidental Mindoro, kailangan mo ng 30 to 32 megawatts. So that means, kailangan mo lang ng tatlong ganito. Ang maganda, mga kutsero, maliit lang siya. Pero wait lang. Panoorin natin yung video na ginawa ni Westinghouse tungkol dyan. Okay. Westinghouse has a long proven history of energy innovation. From the introduction of the Navy's first submarine nuclear reactor in the USS Nautilus to the introduction of AC power to the commercial electrical industry. Today,
George Westinghouse's legacy lives on here at our dedicated eVinci microreactor test facility. And it is here where we will continue to drive energy technology forward, delivering it in a safe, flexible, and resilient way. As a company passionate about nuclear energy, we've explored numerous reactor system and technologies over the years. We realized that to open the doors to a new area of nuclear power, the complexity of reactors had to undergo a paradigm shift. Heat pipes are the key to unlocking this potential. And here is a behind-the-scenes look at a real prototypic heat pipe performance test that's been operating for over 50 days at 800 degrees C. This heat pipe is elegant in its simplicity, operating passively and relying solely on natural forces. First developed in the 1960s at Los Alamos, they are ubiquitous now as heat spread devices in your mobile phones and laptops. Combined with our relatively small size by nuclear standards, the eVinci reactor technology is an incredibly simple, yet robust, machine supporting a straightforward safety case for licensing with the U.S. Nuclear Regulatory Commission. Kakoment lang ako dito. Imagine, mga kutsero, ito na yung buong reactor. Ito yung gustong dali ni PBBM sa Pilipinas. But what's really exciting to me is that this design allows us to transport, start up, and operate the energy system in a matter of days, and then provide continuous, resilient power lang, for years in locations where power or heat are critical to mission success. This is all accomplished without sacrificing the safety levels required by the nuclear industry. And deployment should not be thought of as a monumental construction project. Da Vinci microreactor will be built, assembled, and fueled. Ito na yung power plant mo. Ayan, yan lang. Ayan lang niya. Yan na yung power plant mo. Hindi mo kailangan building, guys. Hindi mo kailangan building. In our factory and transported to site, ready for startup. eVinci can operate 24/7, 365 days a year, while autonomously and continuously making load follow changes. Our baseline core design can operate for 3 or more years without the need to shut down for refueling. And a fleet of microreactors may be deployed at site to meet specific demands of the application while seamlessly integrating into a microgrid with load following and energy storage if needed. When combined with Westinghouse's proven track record of developing, licensing, and deploying a new nuclear technology, we envision eVinci leading the way as a clean energy alternative to fossil fuels, providing a resilient nuclear energy solution for our customers. Imagine guys, ito yung gustong ipasok ni PBBM sa Pilipinas. Yung ganyang technology. Sa Westinghouse to ha. Tapos ang cost niya approximately $90 to $120 million. Medyo mahal. Pero, tipin nyo na lang yung magagawa nito sa mga probinsya natin. Eh lang, ganyan lang itsura nyo. Itatrack. Pwede mo itrack. Tapos ang maganda pa nga dyan, pwede mo siyang dagdagan. Kung gusto kong kailangan mo na mas malaki, kung tumataas na ang demand mo ng power, pwede mong dagdagan, dagdag ka lang ng dagdag. Kaya alam nyo mga kutsero, kung maipapasok ni Presidente to, dapat hindi maging pangako lang to. Dapat tuloy, dapat mangyari to. Dapat. Hindi ito option. Hindi ito yung kung pwede. Hindi ito yung na if mangyayari. Hindi pwedeng ganun. It should happen. Should happen. So yun. I'm really optimistic. I'm really hoping na sa administration ni PBBM mangyayari to. I really hope na maging negosyo. Pumasok to sa Pilipinas. So yun. I'm really, really optimistic. I hope maipasok talaga to ni Presidente. And sana magpatuloy. No? Sana matuloy. So, hanggang dyan lang po muna tayo ngayon mga kutsero. God bless everyone. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong Coach Jared YouTube channel at sa ating Facebook page, Coach Jared din. And pa-follow po si Tatay Talks sa Facebook page po natin. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye.